Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, recap lang dun sa nangyari sa kabila. Ano ho? Itong si Raffy Tulfo, meron siyang claim. Sinasabi niya na doon sa protected area, mga kabatas natin, eh merong nagtayo ng windmills. Okay? May structure na daw. Sinabi ng DNR, yung mga structure na nakita nyo, sa ibang lugar yan. Ngayon, sinabi niya, kapag meron structure nga doon, kasi nga ang binigay lang na permit sa kanila ay mag-conduct ng study at hindi mag-build ng windmills. Sinasabi ni Raffy Tulfo, may nag-build na daw ng windmills. So ngayon, hiningi nila. Patingin nga yung mga investigasyon mo, yung data mo, yung pagkakaalam mo na yan, kung saan mo man nalaman para imbestigahan namin. Sabi niya. Ngayon, mga kabatas natin, itong si Raffy Tulfo, linabas na yung Section 26. Doon sa NIPAS. Ngayon, mga kabatas natin, protected areas ang pinag-uusapan nila. At sinabi, merong strictly protected area, tapos merong multi-use. Pinaliwanag sa kanya yon. Ngayon, mga kabatas natin, I don't even have to explain. You know why? These people are the experts. Alam nila yan. Ngayon, tingnan natin kung bakit mas expert si Raffy Tulfo at tingnan nyo kung paano paiba-iba na yung kanyang kwento. Ngayon, kung may other complaints na pinaalis yung mga tao, ganun-ganun. Isa pa pala yan, mga kabatas natin. Kino-complain niya daw na pinaalis yung mga tao, sinipa daw yung mga indigenous peoples doon. Dahil daw sa pagpapatayo nila ng mga windmills. Let's go. And then let's have the complaint and we will investigate. Exactly. Exactly. Thank you very much for that answer, Madam Sponsor. That's exactly what I want you to say. That's exactly what I want you to say. Nakita nyo kung paano niya na naman ipalabas na tama siya at kinontrol niya yung usapan nila when in the first place, ang unang claim niya, windmill. Na may structure sa windmill. Ngayon may claim siya na may pinatalsik o sinipa ng mga indigenous peoples. Wala naman siyang pinapakita na ebidensya. Diba? Ito sa... Huwag ganyan, araw ay draws. Okay lang yan. Attorney may conspiracy theory ako, lalabas na yung disciplinary decision sa Senate leak. Kaya merong nagwi-wage war against the Senate. Hehe, lahat ng nalang kinokontra, eh pang dagdag sa piyansa ni Ricul. Yan Ricul, pang dagdag daw sa piyansa mo. Sabi ni Teacher Mark, la, am I creating monsters ba kung grade 4 pa lang tinuturuan ko na ng basic algebra? Well, kung naiintindihan naman nila, di okay lang. Pero syempre, pag titignan mo naman, usapang algebra, basic pa rin yung alam nila. And if they go toe-to-toe against a college student, panalo pa rin yung college student. Di ba? Kasi after all, it's still knowledge that we are talking about. Oh, exactly daw. Yun daw yung gusto niyang sabihin niya. Samantalang nung umpisa, yung structure. Ngayon, yung pinatalsik na. Walang resolution. Now, sa ang nangyari kasi, nagkaroon po ng multi-use zone classified po ng DNR using... Tingnan niya, magbabago na siya. No? Magbabago na siya. Nagkaroon daw ng multi-use zone. Illegal ba yung pagkakaroon ng multi-use zone? No. Kasi nga, yung DNR mismo ang nagsabi. Pwede ang multi-use zone. Section 25 of the e-NIPAS law as amended 2018 from Republic Act 7586 of the NIPAS Act of 1992. Now, yan po, hindi ko na pwede contestan dahil batas po yan. Okay? Then what are you freaking doing? Then what are you doing? I will not contest. However, nakasaad dito, para ang PAMBI ay payagan na mag-classify na multi-use sa isa. Iba na naman! Nakita nyo kung ano ang nangyari dito?
Nagsimula sa structure. Tapos, napunta doon sa mga sinisipa. Ngayon itong Pambio, let's go. Isang strictly protected area, kailangan, ito na po yung mention nyo kanina, Madam Sponsor. Members of the Pambi Board, which consists of DNR Regional Director, Governor, Senator of the Republic of the Philippines, who is duly registered resident of the province, District Representative of the Congressional District, Mayors, Chairperson of Barangay, Regional Directors, DA, NEDA, DOST, DND, three representative from NGO or PO, one but not more than three representative from IPs, ICCs. Sigaw pa siya. IPs or ICCs, ano ba yung IC? ICC, Indigenous Cultural Communities. Three representatives. Oh. And then one representative from the academic institution, and finally, one representative from the private sector. Now, gusto ko pong malaman kung nasunod po ba ito na itong lahat ng nakasulat dito sa Section 11 ng Republic Act 11038 2018 as amended ng INIPAS, kung nasunod po ito ng pagbigay po ng multi-use ng... There is... Alam niyo mga kapatid natin, binabanggit din natin lagi ito, yung regularity in the presumption in the regularity of performance of public officers. So, kung ikaw, Raffy Tulfo, sinasabi mo na may irregularity, dapat ikaw ang maglabas ng ebidensya na may irregularity. Kasi ang presumption ay regular yung nangyari. Tignan natin siya. DNR sa wind... Polokban, protected interest of Meralco. Hala ka. Hala ka dyan. Mapriso ka. Farm na Bernas Energy. Bena Energy. Kung nasunod po. Nandiyan itong 11 po members. Lahat yan nung magbigay ng permit. Well, can I see the... Nandiyan daw lahat yan kung nagbigay ng permit. List. Kung sino tong 11 na ito na pumayag na ma-exploit po yung ating environment doon po sa... Diba? Magpapahid siya na naman. Mga kapatid, ganyan siya magaling eh. Magpapahid siya ng irregularidad. Na wala namang irregularidad siyang nakita. Mag-aakusa lang siya. Pero meron nga presumption ng regularity. Kung irregular, you're supposed to be the person who will provide the evidence that something irregular happened. Bakit ang presumption sa'yo, Raffy Tulfo, ay irregular? O ipro-provide na sa'yo? Okay na, nasagot, di ba? Ipro-provide na sa kanya. Ano na naman ang sasabihin niya? Sa Masungi. Sa amin, yung mga local mahilig. I need the list of those people na pumayag na i-exploit natin itong tinatawag nating Masungi Conservation Area, now which is declared as a strictly protected area. So itong 11 members... Hindi naman. Kasi nga multi-use na. Hanggang dyan ka na lang, Alfredo Palita. Kunwari may alam tong attorney na to kung makakontra kay Raffy Tulfo. Kala mo talaga may alam. Toxic talaga, sabi niya. Ayan, okay ka na. At least ako. Environmental scientist, tapos lawyer. Kung walang alam yun sa'yo, You're the man, Alfredo Palita. Si Raffy Tulfo, ano nangyayari sa kanya? Panuuri natin. Na nag-sign members of the board sa Pambi allowing exploitation of Masungi, I need a list of those people. Ganyan na lang eh. I need a list of those people. Pero dahil ba gusto mo ng list na yun, ibig sabihin ba may irregularidad na nangyari? Wala, di ba? Because you did not point any irregularity. You just need the list of the people.
nag-grandstand ka dyan na parang meron kang pasabog. Meron kang expose. But none. You're just talking nonsense. Humihingi ka lang ng listahan. So ano ngayon? Ibibigay yung listahan sa'yo. Paano ka naging bida? In their signatures. And very important to me is yung pagsalitay mo. Pong IPs. Meron po bang pumirma na IPs? Meron ba? Meron. I need a list. And I need the they will submit to you those who signed. Isasubmit nga sa'yo. Isasubmit nga sa'yo. Pareho kayo ni Alfredo Palita na ito. Walang malasakit sa katutubo ang mga kabutas. May kilala ka bang katutubo, Alfredo Palita? Yun ang tanong ko sa'yo. Pareho kayo nung idol mo. Wala kayong alam pero nagdudunong-dunungan ka. What? But right now? Kasi pero ho yan, I'm warning you that yan, majority wins. Diba? Kahit na hindi pumirman lahat, kung majority pumirma, panalo yun. Oh. I know. Pero ang selection... I know. ...process niyo kailangan meron pong... Ayun, pinafollow. Kaya nga, paano po sinelect yun? Sinunod nga yun. Di ba sinabi na rin sa'yo? Isasubmit sa'yo. Yung IPs. May I know? From the experts? Baka hindi naman. Di ba? Siya mismo nagsabi. From the experts. Pero mas magaling ka sa expert. So anong tawag sa'yo? BS in everything. Di ba? Isipin mo? Aawayin mo yung expert? Tungkol sa protected areas, sa multi-use, tsaka sa strictly protected areas. Tapos mag-a-I-know ka sa kanila. BS in everything. Ay, ako. Galing din, no? Ano tawag sa kanya? Expertest. Experter. God mode on. How dare you call them an expert? Tapos you challenge them with what they know and you are not an expert. You are not a co-equal. Pumirma yung IPs. Alam nyo, miski IPs, naaano din yan eh. Nai-influence din yan eh. Ay, dapat hindi. Eh, nako. Eh, dapat hindi. Sabi. Ano sila? Hindi sila tao. Nga, tignan natin. Tell it to the Marines. Sorry. Semper Fi! Tell it to the Marines daw, Raffy Tulfo. Ewan ko ba dito kay Raffy Tulfo? Dapat hindi. Well, everyone, you are also being influenced by the people around you, Raffy Tulfo. Kaya nga nagkanda leche-leche yung mga strategy mo dito sa social media. Sinong tao ang hindi nai-influence? Bakit may mga advertisements tayo nakikita all over? Because people are being influenced. Hindi ba tao ang mga indigenous people, Sir Raffy? Bakit yung nag-a-advertise ng robust? Because you want to influence people. You want to influence people to buy robust. Oh my goodness. Ay, dapat hindi. Eh, nako. Tell it to the Marines. Sorry. Tell it to the Marines. Dapat hindi po. Kasi, legislated protected area, yeah. Nangyayari yan. Yung mga barangay na i-influence. Kawawa naman po yung mga IPs. Eh, kulang nga po sa pinag-aralan, kulang po sa kaalaman. Ngayon, ang tanong dyan, is it a good influence or a bad influence? Pero na-influence yan lahat ng tao.
Yung mga IPs tao din yan. And mind you, marami ng IPs ang edukado. And then exploit po natin because we're saying na madali silang ma-influensyaan. Dapat we try to help them to make sure that they will not be easily influenced so that verbal diarrhea na naman ito. In the first place, ano bang influence yung pinag-uusapan? Gagawin po nila kung anong tama para sa kanilang proteksyon. Oo nga. Okay, kung hindi nila ginawa yung tama sa kanilang proteksyon, magpakita ka kasi ng ebidensya. Kasi you already accusing na merong hindi maganda na nangyari. Eh wala ka namang ebidensya pa. Kumukuha ka pa nga lang ng ebidensya, di ba? Kumukuha ka pa lang ng listahan. Pero ang nangyayari dito, you are accusing the DNR already of, siguro, kasi you talk about influence, bad influencing. Bad influencing yung mga IPs. Pero wala ka naman nasabi. Wala ka pa nga ebidensya kasi nga kukunin mo nga kung titignan mo pa lang yung listahan kung kumpleto, di ba? Then why is the default now corrupt? Ang DNR. Na pera ang dahilan. Katulad nga na binanggit mo kanina. Fishing. Fishing expedition. Hindi siya maniwala na yung IPs in pumirma. Narinig niyo yun. Hindi siya maniwala na yung mga IPs pumirma. Wala naman siyang ebidensya. Paniwala lang. Sabi ni Maria, hindi mang ang IPs, may mga graduate sa college. Hindi lang graduate sa college, lawyers pa. Marami akong kaibigan, sabi ko nga sa inyo. Kung nasabihin sa akin, ako alam kong pwede yun, pero siya ayaw niya. Kaya sige, yun na lang kung sino yung buhay pa. Ayaw niyang maniwala eh. Presumption of irregularity, di ba? John King Suliman. I'll help you. Would you? Wow. Matulungin pa lang si Rafi Tulfo. Okay, I'll help you. We need that help. Okay, let's go, Rafi Tulfo. Actually, you're helping yourself here. You're helping yourself here. Napapahiya ka na ng sobra. Tignan mo, nakangiti na sila dun sa likod. Tignan mo si Madam dyan, oh. Yung buhay pa. I'll help you. Would you mind if I help you? Yeah, you're very welcome. Would you mind daw if I help you? Okay. Ang mag-help pa yung hindi expert. Yung BS in everything. Let's go. Mr. Okay. President. Kasi bago po mapili ang isa o dalawa o tatlong IPs na sumama po sa PAMB sa selection process. Number one, dumadaan yan sa Indigenous Political Structure or IPS. Okay? Ano po yun? It consists of tribal leaders that have exclusive right na given na yan. Alam nyo, mga kabatas natin, no? I'll tell you this. I have parang constant communications, especially in Baguio and in Benguet, with certain tribal leaders. Kasi we help them with several matters in relation to talking with the local governments. Siyempre, tungkol sa batas din. A huge part of it is because kaibigan ko sila. At no, they don't have me on retainer. Hindi ako nagpapabayad. Kapag meron silang kailangan, nagme-message lang sila sa akin, pumupunta kami doon, pumupunta kami sa lugar nila, nakakapag-meet kami doon sa mga tribal leaders nila para malaman kung ano yung mga
yung mga grievances nila, ano yung mga issues nila. Ngayon, mga kabatas natin, if you are exposed to that kind of environment, itong mga sinasabi ni Raffy Tulfo na ito, it's just normal. Okay? Because that's how really they do it. This actually normally follows. Kumbaga, ganyan na yung nangyayari sa kanila noon pa, sinulat na lang. Gets nyo? Tignan nyo yung sinabi ni Raffy Tulfo dito. That actually is what is customary already. Customary na yan. Everything goes through that route. Sinulat na lang yan. So, if there are people who are representatives there, it is given na dumaan sila sa ganyan. Because that is part of the customs of indigenous peoples. Tignan nyo. It consists of tribal leaders that have exclusive right na para magpadala po ng representative nila kung hindi sila mismo ang sumama doon sa Pambi. Number one. That's how they normally do it. That's very normal to them. They have high regards to the elders. They're leaders. Customary na yan. Sinulat lang yan. Number one. Number two, dapat dumadaan po sa tinatawag na FPIC, Free and Prior Informed Consent. Process ito na ipapakita na itong IPs were not coerced and were not influence, just like what the good sponsor said, na madaling na influence. Kaya nga po mapasok itong proseso to make sure na hindi po sila na-influence, hindi po sila na-coerce. Ito po yung... Influence? Yung FPIC na yon, naalala nyo, pinag-usapan natin yan nung panahon ni Wang Od. Yung issue ni Wang Od kay Nas Daily. Free, prior, and informed consent. Ngayon, if you think that happened, why don't you show evidence? Kasi nga mayroong presumption of regularity. Diba? Yung FPIC. And finally, evidence to 1 and 2 I mentioned, dapat may certification precondition or CP. Documents from NCIP pirmado na nagkaroon ng tamang proseso at pumayag ang IPs community. In the absence of these three, then invalid po yung pag-recruit nyo ng IPs para maging member ng PAMBIS board. Hindi niya naman sinabing absent yung tatlo. Hindi niya naman sinabing absent yun. Wala naman siyang pinakitang ebidensya na absent yun. Parang sinabi niya lang na dapat meron ito. Eh di ba sinabi nila na meron nga? Kasi yung influence. If ano naman niya eh, precondition na yung na kaya ano pinayag. Yan. Narinig niyo yung sinabi ni Cynthia Villar. Preconditioned na yung utak kasi ni Raffy Tulfo. Na kaya pinayagan kasi nga daw may hindi magandang impluensya na ginamit doon sa mga IPs. Pero wala naman siyang ebidensya. At mga kabatas natin, hindi rin siya kasali doon sa mga kumuha ng consent. Hindi rin siya kasali doon sa mga tao na nagpirmahan. Hindi rin siya kasali doon sa indigenous peoples na yun.
Ayan, ayan yung pinayag. Ayan yung pinayag. Hindi marinig yung ibang sinabi niya. Influence. Sinabi niya kasi influence. Ano naman niya, precondition na yung sabi niya. Preconditioned na yung mind niya, sabi niya. Kailangan yung pinayag. Yes, diba? Kaya niyo pinayagan, bla 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 bla. Pero yun ang sinasabi niya, na parang yun nga, di ba? May influensya na hindi maganda, o kaya dahil sa pera, katulad ng sinabi niya kanina, kaya pinayagan na magkaroon ng conversion nung parts ng protected area into multi-use. Well, ipakita mo na lang mga papelis ko para pag-convince niya. Kasi hindi natin yun. Yung pre-conditioned notion na siya, eh, diba? Yan, ang meron. Pre-conditioned notion. Tama yung sinabi ni Big Daddy TV dito. In short, sarado na utak ni Idol. Wala pa siyang ebidensya niyan, ha? Makikita niya pa lang yung papeles. Precondition, di na tumatanggap ng ibang reason. Wala pa siyang ebidensya. Ipapakita pa lang sa kanya yung papeles. Pero, meron na daw illegal na nangyari. Sabi ni I am fake enough. Sa line of work ko sa cons, anong cons yan? Based from my experience, priority ang IPs sa budget and we make sure na satisfied sila na sila sa benefits before we start the project. Hindi ko talaga magets kung saan sila exploited. Precondition nga eh. Tuloy natin. Mr. President, we will just submit all the papers available to the DNR about the action of the PAMB. We just want to reassure you that it is not yet a permit to operate the windmill. It's just a study to find out the potential of the wind farm here in the legislated. Thank protected. You, Madam President. Thank you. Good sponsor. Isasubmit pa lang sa'yo, pero precondition na yung utak mo. Joke, di ba? Guilty until proven innocent. Sabi ni DJ Byron, music and no topic TV para hindi makulong. Hindi open-minded si Idol, hindi mo pwedeng iyaing magkape. At least meron siyang ano, protection sa mga ganun. Well, isipin mo yun, no? Parang nangyari na. So, there is presumption of regularity. Pero ang kondisyon ng utak niya, hindi. May irregular kayong ginawa. Akin na yung mga papeles. Isipin mo, hindi mo pa nakita yung papeles. Wala kang ebidensya. Wala kang kahit ano. Pero irregular na agad yung nangyari. Sabi ni Gabsi, labiktad. Di ba? Hindi niya nga nakita kung sino yung mga pumirma. Wala siyang nakausap kung sino yung mga pumirma. The precondition is grandstanding. Yes, I definitely agree with you. So, I need to see the CP. Yes. You know, I need to see. Gusto niya lang makita. Pero, nag-assume na siya na may irregular. Ay, nako! Certification precondition signed by the NCIP. Mm-hmm. Kahit na testing pa yan, kasi ang nakalagay sa batas, kahit na testing, dapat hindi. Doon sa mga lugar na merong issue sa ancestral domain. Kaya nga po, dumadaan doon sa tatlong sinasabi kong steps. Without those, then invalid po yung mga nakapirmang IPs doon. So I need a copy of the CP
na pirmado po ng NCIP. May ipakita niya lang na ano no, no na supreme siya no. Supreme siya overall. Yan no. Gusto ko. I need to see. Because kanina lang po tumawag ako sa NCIP, wala po silang pinipirmahan na CP allowing the exploration, the testing of anything whatsoever commercial doon po sa Masungi conservation area. Yan. Tignan mo, sasagutin na naman siya dito. Sasagutin siya na naman dito. Experts yung mga sasagot sa kanya, mas magaling pa siya. Now, if you cannot show me CP, again, I will defer the budget of the DNR in favor of the IPs. Can we defer? Do we have time to defer? If the sponsor has a query, we suspend session first. Madam President, I move to suspend the consideration of budget of the department. The interpellation of Senator Tulfo. And we'd like to recognize the next interpellator, Senator Rizzo Ontiveros. I move that she be recognized. Thank you, Mr. President. While the documents are being printed for the request of Senator Tulfo, we will hear the interpellation of Senator Rizzo Ontiveros. Unless Senator Tulfo is willing to finish his interpellation pending the submission of the hard copy to him. Senator Tulfo still has the floor. Let me just clarify that the document. Ba't hindi gumagalaw? Ontiveros, unless Senator Tulfo is willing to finish his interpellation. Ay, mga kabatas natin. Spoiler, bukas na yan. Ituloy natin bukas yan. Hindi siya willing. Ayaw niya. Kasi may nag-agaw nga. Meron doon nung umpisa, no? Meron nga, turn niya daw yun, tapos may nang-agaw ng term niya. Ay, nako, mga kabatas natin. Isipin mo yan, no? Wala ka pang alam na irregularidad, pero may pahid ka na ng irregularidad. Yeah. Ito naman si Alfredo Palita, wala nang masabi. Puro panlalait na lang. Alfredo Palita, isa pang manglait ka pa ng mga ganyan, ha? Manglait ka pa ng ganyan, mababan ka na. Goodbye, Alfredo Palita. Okay? Makita ko pa, sunod-sunod na ganyan yung mga lait mo. Okay? Subukan mo lang. Subukan mo lang. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, laka. Yan, oh. Sabi ni Recall, noted. Marami kami ipapalit sa'yo, Alfredo Palita. Tandaan mo yan. Marami kaming ipapalit sa'yo. Marami kaming basher dito. Mas maayos pa ngayong iba kesa sa'yo. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tuloy lang laging sinasabi, matulog po tayo na mahimbing. Dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Opisyal ka, ayoko na magbibigay ka ng